So as part of the usual tax mapping procedure, businesses like yung mga physical stores must have their certificate of registration or in COR na nakasalpak in a conspicuous area. So kung napapansin nyo, kasi kung pumunta kayo ng restaurants or mga retail stores, usually sa cashier area, usually dun nilalagay eh. Kung saan ka nagbabayad, may nakasalpak dun yung mga COR nila, may business permits, tapos yung mga sanitary permits, etc. The same concept applies sa online setting. So if you have a website, yung website natin must bear or i-upload mo dapat yung COR mo, scanned copy. Hindi ko siya masyadong napapansin pa nowadays kasi medyo bago pa lang naman to and hindi masyadong tina-target pa. So parang there's no proper enforcement yet. So wala pa masyadong gumagawa. Pero technically, you'll have to upload in your COR sa mga, for example, e-commerce ka. Nalagay mo sa pinaka store front page mo yung COR mo. If you are using a different name sa e-commerce, so this can happen naman kasi parang gumawa ka na ng pangalan mo na iba sa registration mo. It so happens na sumikat yung store name na yun and you decided to just use it permanently. So what you can do is you can update your DTI or SEC to include the online store name and i-update mo rin siya to reflect it sa COR mo. So update mo ulit yung COR mo para nandun na rin yung online store name mo. Para rin ma-protect yung name mo na ginagamit mo na rin permanently since sikat na.